congregation of Christ, to all the guests, regular attenders, even yung mga non-communicant members ng church, and also yung bawat isa sa atin, the Christian, let me share with you yung introduction. Then we will pray, then after that, yung we will be preaching yung three sermon points. The Christian and Islamic religions have one thing in common. Both recognize Abraham as their father or patriarch. But the similarity ends there. Christianity believes in salvation by faith alone, in Christ alone, while Islam believes in salvation by works. Christianity believes that Jesus is the Son of God, while Islam believes that Jesus is a mere man or even a prophet. Christianity believes that Jesus is the greatest prophet. Islam affirms that Muhammad is the greatest prophet. Christianity believes in the Trinitarian God. Islam believes in one God, in one person. And lastly, Christianity and the Jewish religion recognize that Isaac is Abraham's covenant son from whom Jews descended, while Islam teaches that Ishmael, Abraham's son by servant Hagar, is the covenant son from whom Arabs descended. We continue this morning our study of God's covenants with man. We began with God's covenant of works with Adam, in which God commanded him not to eat of the fruit of the knowledge of good and evil. Adam disobeyed this one commandment, plunging the human race into sin because he is the covenant head of all mankind. Then we studied God's two-part covenant with Noah, a covenant of grace. The first part is called special grace, because God chose to save Noah and his family in the ark from the great flood that God sent to destroy the wicked human race. And the second part is called the common grace, because God promised Noah that he would uphold his whole creation, including all mankind, until he purges it again by fire when Christ returned from heaven on Judgment Day. The rainbow is the sign of his covenant of common grace. Within these two covenants, we find snippets of God's plan of salvation for his chosen people in our Lord Jesus Christ. After Adam and Eve sinned in the Garden of Eden, God slaughtered an animal to clothe their nakedness. Then he cursed Satan, the ancient serpent, saying that the seed of the woman would crush his head even after the serpent wounds his heel. The seed is Christ, who was wounded on the cross as the bloody once and for all sacrifice for the sins of his people, but who rose from the grave and now lives forever. The ark that saved Noah's family from the flood is the covenant sign, a picture of Christ saving his people from their sins. And the rainbow in the clouds is also a covenant sign of God's common grace to all mankind. Continuing this study, we come today to God's covenant with Abraham.
again, we read snippets of this covenant in three main portions na gaya ng ating nabasa kanina in chapters, in Genesis chapter 12, 15, and also in chapter 17. In chapter 12, God reveals His covenant of grace to Abram, a pagan man in a pagan land, who responded in faith. In chapter 15, the Lord makes an oath to Abram that he himself would die if he broke his covenant promise. And in chapter 17, God reveals His covenant provisions and the covenant sign to Abraham. So our theme today, the covenant with Abraham, all nations will be blessed under three headings. The father of a multitude of nations, you and your offspring after you, and thirdly, Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. This is the sermon that has been preached by Pastor Nolly Malabuyo last July 3 of the year 2022. Tayo po muna isang mandaling manalangin. Blessed Lord, who has caused Holy Scriptures to be written for our learnings, grant that we may hear, read, learn, and inwardly digest them, that through the comfort of your holy word, we may embrace and ever hold fast the blessed hope of everlasting life, which you have given us in our Savior, Jesus Christ. Amen. The father of a multitude of nations. Sa Tagalog, ito po yung siya po yung ama ng lahat ng mga bansa. Sa aklat ng Genesis, tinawag ng Diyos si Abram na naninirahan sa Ur ng mga Kaldeo or Ur of the Chaldeans. Sa tatlong verse na ating binasa kanina sa Genesis chapter 12, makikita po natin ang fourfold promises ng Diyos kay Abram. Una, ang lahi ni Abram ay magiging isang dakilang bayan. Ikalawa, ang kanyang pangalan ay magiging dakila, hindi lamang sa kanyang sariling bayan, maging sa lahat ng mga bansa. At ikatlo, ang lahat ng tao ay pagpapalain or isusumpa batay sa kanilang pagtrato sa angkan o sa lahi ni Abram. At ang ikaapat, lahat ng mga bansa at sambahayan sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan niya. Tinupad ng Diyos ang unang tatlong pangako noong panahon ng lumang tipan, subalit hindi sa kalagayan na lubos itong natupad. Dahil lahat ng apat sa kaninyang mga pangako ay pawang nagpatuloy pa din at nakatakdang matupad matapos ang kamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Ang unang pangako ng isang dakilang bansa ay na-fulfilled sa kanyang angkan. Tinatawag ng mga Ebreo or Hebrews. Ang kanyang covenant son na si Isaac ay nagkaanak din ng isang covenant son na si Jacob or si Jacob na siyang nagdala ng buo niyang sambahayan ng 70 katao mula sa Canaan papunta sa Egypt dahil sa famine o tagutom. Matapos ang 400 taon sa Ehipto, ang lahi ni Jacob ay dumami ng 600,000 lalaki kasama ang kani-kanilang pamilya. Sila ang bayan na lumisan sa Ehipto at naibalik sa lupang pangako
sa Canaan. Ikalawa, si Abraham ay kinikilala ngayon bilang ama ng lahat ng mga Hudyo at maging ng mga Kristiyano na atin pong ipaliliwanag further mamaya. Sa Lumang Tipan, ang ikatlong pangako ay natupad ng Diyos ng kanyang wasakin ang mga bansa na sumakop sa mga Israelita mula sa Egypt, followed by the Canaanites, Assyrians, Babylonians, Persians, and later the Greeks. Ang Bagong Tipan naman, nakita natin ang kanyang pagparusa sa mga Romans. At sa huli, wawasakin ng Diyos ang lahat ng mga bansa na lumalaban, umuusig at pumapatay sa kanyang mga pinili. Gayunpaman, ang ikaapat na pangako din ay matutupad sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. Sa gayong paraan, ayon sa Mateo 28:19, kaya't kayo, humayo kayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ang Diyos, mga kapatid, ay totoo sa kanyang mga salita at sa kanyang mga ipinangako. Sa Genesis chapter 15, ating mababasa na matanda na si Abraham. Subalit, ang covenant son na ipinangako ng Diyos ay hindi pa isinisilang. Muli, ang Diyos ay nagpahayag kay Abraham ng isang assurance na ang kanyang lahi ay magiging singdami ng mga bituin sa langit. And Abraham believed the Lord, and he counted it to him as righteousness, according to verse 6 ng Genesis 15. Pansinin din po natin ang verse 17. Mayroon pong katakatakang wika. Ang sabi po dito, when the sun had gone down and it was dark, behold, a smoking pot, fire pot, a flaming torch passed between these pieces. Ang mga pira-piraso po na ito ay mga hayop na inutos ng Diyos kay Abraham upang katayin, pagputol-putulin at ilatag ng dalawang rose o halera. At ng gabing yon, isang sisidlan o palayot na umuusok at isang tanglaw o torch na nagniningas ang dumaan sa pagitan ng mga pira-pirasong hayop. Ito ay ang Diyos mismo na dumaan sa madugo at kinatay ng mga hayop. Pagpapatotoo ng pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako kay Abraham, a confirmation of God's vow that he himself will be cursed and die if he did not fulfill his promises to Abraham. Kaya nga po sa Genesis chapter 17, nang si Abraham ay 99 na taong gulang, muling nagpakita ang Diyos sa kanya at muli inulit ang kanyang covenant promise. Behold, my covenant is with you, and you shall be the father of a multitude of nations. Ito po ay matatagpuan sa verse 4. Sa ikalawang sermon points, you and your offspring after you, ikaw at ang iyong supling na susunod or kasunod mo. Dahil si Abraham ay magiging ama ng lahat ng mga bansa, binago ng Diyos ang kanyang pangalan mula Abram at naging Abraham. Abram means exalted father, while Abraham means father of a multitude. Hindi lamang siya magkakaroon ng supling at kaapu-apuhan, siya din ay magiging ama ng lahat ng mga bansa. The genealogy of Genesis tells us that the Midianites,
the Ishmaelites, the Edomites, and the Israelites, and all their descendants who formed many other nations were all descendants of Abraham. Again, God fulfilled this promise in the Old Testament and will be fulfilling this promise until the end of the world. May dalawa pang mahalagang bagay, mga kapatid, na sinabi ang Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 17. Ang una po ay kanyang pangako na, ang sabi po sa verse 7, to be God to you and to your offspring after you. At doon po sa verse 8, and I will be their God. Throughout sa kasaysayan ng mga Ebreo na tinatawag ding Jews sa kalaunan, sila ay sumasamba sa Diyos, sa nag-iisang Diyos. Subalit, afterwards, sila ay sumamba rin sa iba't ibang mga Diyos. Sa kabila nito, nanatili ang pag-iingat at pag-aalaga ng Diyos sa kanila. Hanggang sa pahintulutan niya na sila ay masakop ng Babylonia, ang muling at muling gawing alipin. Matapos nito, sila ay muling nakalaya at nakabalik sa Canaan, sa lupang ipinangako ng Panginoon sa kanila. This is a partial fulfillment of the other promise God revealed to Abraham. At ano po yun? And I will give you to you and to your offspring after you the land of your sojournings and all land of Canaan for an everlasting possession. Yun po ay matatagpuan natin sa verse 8. Our Lord Jesus Christ therefore was born in that in the promised land. May isang aspeto sa Genesis chapter 17 ang hindi natin mababasa sa chapter 12 and sa chapter 15. Ito po ay ang tanda or the sign of the covenant. God says to Abraham, "This is my covenant which you shall keep between me and you and your offspring after you. Every male among you shall be circumcised. And it shall be a sign of the covenant between me and you." Gaya ng mga una nating natalakay, lahat ng mga covenant ng Diyos sa tao ay mayroong kalakip na tanda or signs. Nalaman natin na kay Adan ang tanda ay ang tree of life. Kay Noah ay ang ark at ang rainbow. At ang tanda na ito ay para sa mga pangulo ng kasunduan. Sino-sino sila? Si Adam, si Noah, at maging si Abraham. At maging ang kanilang mga covenant children. Pansinin din po natin na ang tanda ng kasunduan ng pagtutuli ay ibinigay kay Abraham at sa kanyang anak at sambahayan na lalaki. At ang parusa sa hindi pagtupad dito ay mabigat. According to Genesis 17 verse 14 and also in Exodus 4, 24 to 26, ang sabi po dito, they shall be cut off from his people. Na nangangahulugang isa itong isinumpang kamatayan. This covenant sign has been a bone of contention also between Presbyterians and Baptists since the 16th century Protestant Reformation. And sadly, this contention, mga kapatid, which is about infant baptism, will never be resolved until perhaps we are all in glory. We who are Presbyterians believe that there is a continuity between the Old Testament circumcision and the New Testament baptism.
And if there is a continuity, water baptism should be administered to infants. Since God commanded Israelites to circumcise their children when they were 8 days old. Sa kabilang dako, Paul makes this connection clear in Colossians chapter 2, verses 11 to 12. Ang sabi po dito, "In him also you were circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of the flesh by the circumcision of Christ, having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the powerful working of God who raised him from the dead." Here, Paul refers to circumcision and baptism both actually and figuratively. Circumcision signifies the cutting off of our sins, while water baptism is a sign and seal of the washing away of sins. Paul also refers to the figurative circumcision of Christ, who was cut off from his people when he was crucified on the cross. As Isaiah says in chapter 53, verse 8, "He was cut off out of the land of the living." Kaya po, doon sa Westminster Confession of Faith, Article 28, kung inyo rin mababasa, at maging doon sa atin pong liturgical forms, sa atin pong Psalter Hymnal, inyo po ito rin mababasa, matututunan natin na hindi lamang ang mga professing adults, kung hindi maging ang mga sanggol ng isa o parehong nananampalatayang magulang ay dapat mabautismohan. That also, it is a great sin to condemn or to criticize or to neglect this ordinance. It refers back to the penalty of cutting off from the people. Ano po yun? Death. Those who neglect the sign of circumcision. Mga kapatid, truly, marami pong mga iba't ibang mga arguments ang ating ma-encounter, mapag-uusapan positively kapag pag-uusapan natin yung infant baptism. Subalit, hindi na po ito natin tatalakayin ngayon. It will take 2 to 3 sermons bago natin talaga ito matalakay. Baka kulangin pa po. Kaya po, we will be dwelling more on this covenant sa ating pag-aaral. At sa huling sermon points, mga kapatid, Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. Maganda rin po sa pagkaka-translate doon po sa Ang Biblia 2001 ng ganitong kataga, ng ganitong verse. Sumampalataya siya sa Panginoon at ito ay ibinilang na katwiran o bilang katwiran sa kanya. Genesis 15:6 is quoted by Apostle Paul in Romans 4 verse 3. As he was explaining salvation by faith alone, in Christ alone, and not by works. He says that if Abraham was saved by his good works, he has something to boast about, but not before God. If he was saved from his good works, then he would never be saved, because all mankind is sinful, excepting our Lord Jesus Christ. Therefore, Paul says, "And to the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness." So ulitin ko po. "And to the one who does not work, but believes
in Him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness. So, kung hindi sa mababuting gawa, papaano ang isang tao ay mapapawalang sala or aariing ganap ng Diyos? Sabi din ni Apostle Paul sa Ephesians 2, verses 8 to 9, na alam natin, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa pamamagitan ng inyong mga sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo, at kay Kristo lamang, kaya ang tao ay naligtas. This is the true gospel that is still being preached to all nations. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo, ang kalangitan ay magkakaroon ng napakaraming tao na hindi mabibilang ninuman mula sa bawat mga bansa, mula sa lahat ng mga lipi, mula sa mga bayan at mayroong iba't ibang wika at andoon na sumasamba sa ating Diyos. Ayon sa Revelation 7:9. Ipinapaliwanag din ni Apostle Pablo sa Galatians 3 verses 26 to 27, sapagkat kay Kristo kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismohan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. At sinabi niya na ang lahat ng nananampalataya ay kaisa kay Kristo. Ibig pong sabihin, ang lahat ng nananampalataya ay tatayo sa harap ng Diyos nang walang pagtatangi. Walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Ito po ay andoon sa Galatia 3, talatang 28. At panghuli, doon naman sa talatang 29, inihambing ni Pablo ang descendants ni Abraham doon sa mananampalataya kay Kristo. Ang sabi po, at kung kayo ay kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. If you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. All true Christians, Jews or non-Jews, are Abraham's covenant children who are heirs of God's promise or promises to Abraham. Therefore, the complete fulfillment of God's covenant promise to Abraham of a multitude of children is the salvation of the multitude of true Christians in all nations. Paul also explains how this is being fulfilled earlier in Galatians 3:16. Na ang sabi po, now the promises were made to Abraham and to his offspring. Mga kapatid, it does not say and to his offsprings, referring to many, but referring to one offspring and to your offspring. Ito ay walang iba kung hindi si Kristo. Abraham's one offspring is Christ, who fulfilled all the laws of God all the way to his death on the cross. And by his sacrifice, Abraham's offsprings, not only Jews but also non-Jews, are being saved. Kaya po, CCRC Imus, mga magulang, mga kapatid, ang huling pangako ng Diyos kay Abraham na patuloy niyang tinutupad ay ang lupang pangako.
ang lupain ng Kanaan, ang lupa na kung saan magiging dayuhan ang kanyang bayan. Gaya po ng nasabi doon sa Genesis 17:8. Tinupad niya ito sa panahon ng mga Israelita nang si Joshua ay nanguna sa kanilang kapahingahan sa lupang pangako. However, this too is still not fully fulfilled. As Hebrews 4:8-11 explains, Joshua did not fulfill this perfect rest that God promised. Therefore, there still remains a rest that awaits Abraham's children. He exhorts us to rest from our good works so we may enter the eternal Sabbath rest in our heavenly dwelling place. It will not be a temporary earthly land of sojournings, brothers and sisters, but an eternal new heaven and new earth. On that day and in that place, God will be our God and we will be His people. All of us dwelling together with God forever. And that is the covenant made with Abraham and all his descendants, including us, mga kapatid. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Our merciful God, who is pleased to condescend to speak to us through your word, grant us all grace that we may not be mere hearers of your word, but doers also. Give us the grace of your Holy Spirit that we may believe what has been proclaimed to us. May we bring glory and honor to your name in all that we do, as you conform us to the image of your Son, Jesus Christ our Lord. All this, Father, we ask in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen.